Isang babae ang brutal na pinatay at nilagay ang parte ng kanyang katawan sa loob ng isang Hello Kitty na stuffed toy. Ito si Fan Man Yi, isang nightclub hostess sa Hong Kong. Inabandon na siya ng kanyang magulang sa isang orphanage. Nang siya ay tumungtong ng 16 years old, umalis na siya sa orphanage dahil may age restrictions dito. At dahil dito ay naging palaboy siya at nalulong sa droga. Naging SWX worker siya. At nang siya ay naging 21 years old, nagsimula na siya magtrabaho sa isang brothel. Ito naman si Chan Man Lok, isang drug dealer at miyembro ng Chinese Mafia. Isa siya sa mga regular clients ni Fan Man Yi sa brothel. Isang araw ay ninakaw ni Fan Man Yi ang wallet ni Chan Man Lok na naglalaman ng 4,000 Hong Kong dollars. Nang malaman ni Chan Man Lok na wala na ang kanyang pera, alam niya agad kung sino ang may salarin at pinabalik ang pera na ito, ngunit may tubo na 10,000 Hong Kong dollars. Agad namang binalik ni Fan Man Yi ang 4,000 dollars, ngunit kailangan pa niya ng panahon para makahanap ng karagdagang pera. Dahil dito, kinidnap siya ng tatlong lalaki at isang 14-year-old na babae na si Afong, na isang grooming victim daw ni Chan Man Lok. Dinala nila si Fan Man Yi sa isang apartment kung saan siya kinulong ng isang buwan. Dito ay tinorture siya. Binugbog siya gamit ang metal bars, kitchen utensils at furniture. At minsan ay nilalambitin daw siya para gawing punching bag. May isang beses daw na pinagsisipa nila ang ulo ni Man Yi ng 50 beses at nakisali si Afong dito. Pinaso nila ang legs niya para hindi na ito makatayo. Nirape siya at pilit pinakain ng dumi at ihi ng tao. Makalipas ang isang buwan ay hindi na kinaya ni Fan Man Yi ang kanyang mga injuries at namatay ito. Pinaghiwahiwalay nila ang katawan ni Fan Man Yi at pinakuluan ito. Ang kanyang ulo ay pinasok nila sa isang Hello Kitty na stuffed toy at itinapon naman ang ibang parte ng kanyang katawan. Nakita lamang ng mga pulis ang katawan ni Fan Man Yi nang magsumbong si Afong dahil ayaw daw siya tigilan ng multo ni Fan Man Yi.